Thank you, choir, for the song. At doon sa ating ginagawang building na pray, ang mga choir members ay merong nakalakang upuan sa likod. Amen. At noong last Friday yata yun, ay nanawagan tayo na tumulong doon para magpakyat ng panambak yung sustain. Pero napipigilan tayo ng ulan. Pero nag-usap kami ni Brother Yomar, baka may Sunday na lahat ng mga ilang people ay makatulong doon para makita na natin yung stage. Let us continue to pray for the needs of our building project at ang ating kapatid na namumuna doon, si Brother Victor. Yes! At yung mga nagtatrabaho doon, naingatan sila ng Panginoon. Sa lahat ng mga bisita sa umagang ito, nais ko pong sabihin sa inyo, kami ay masayang-masaya na nakasama namin kayo ngayon. Amen! You are welcome. And in this church, we love you. At pagkatapos na kayo ay lumabas mamaya, we will pray for you na kayo ay makasama namin sa church na ito every Sunday sa pagsamba sa Panginoon. In this church, we believe that the Bible is the inspired word of God. And this is the message that we preach every Sunday. And we do not preach motivational messages not supported by the Word of God. Ang pinakamensahe natin dito ay nanggagaling sa salita ng Panginoon. In this church, every message we preach is for everybody. Hey! Bagaman sa ibang mga simbahan, may narinig ako maingay. Oo, pag nandito na tayo sa church, wala nang chismisan, ha? May narinig ako maingay. Amen. Para may concentrate natin yung ating pakikinig ng salita ng Panginoon. Okay ba yun? Yung mga sabon natin, baka may mga naka-open pa dyan. Kasi hindi maganda yung nagpapalaot na yung mensahe, may biglang nagririg na, ano, di ba? Amen! Respeto lang, respeto lang. Alam nyo, sa husgado, pag yung cellphone mo tumunog, ito, para sa information nyo, ha? Pag cellphone mo tumunog, puhuliin ng judge yan. Right. Papakuha sa sheriff. Tutubusin mo yan 1,000. Mas mahalaga ang pananambahan kaysa ang hearing sa husgado. Amen! Okay? May mga simbahan na pag pananambahan maingay, we do not allow that in this church. Okay? Respeto sa mga kasama natin na nanambahan at sa Panginoon. Amen. Okay, sa church na ito, hindi ko ugali yung nagkahanda ng mensahe para sa isang membro. In the first place, that is unprofessional and unethical. Every message that we preach is for everybody. Maliwanag ba yan? Amen. Kaya huwag niyong isipin, kapag kayong medyo, para yata sa akin yung mensahe na yun, kapatid, hindi ko alam kung anong, hindi ko alam anong ginagawa ninyo sa nagdaang 1 linggo. Amen. Basta kapag tayo ay natamaan ng salita ng Panginoon, isipin natin yun ay ginamit ng Panginoon para paalalahanan tayo. Amen. So, nawa mga kapatid, meron tayong ugali na kapag narinig natin yung salita ng Panginoon, thank you Lord for that message. It reminds me kung ano yung dapat kong gawin. Amen! Okay, so maliwanag po yan, ha? Kasi may mga simbahan minsan na talaga namang nakatumbok sa no, we do not do that. We preach the Word of God. Now, sa lahat ng institusyon na itinatag ng Panginoon, pakibantay yung mga bata, medyo maingay. May nakabantay doon? Yes po. Medyo mainit kasi dyan, kaya maganda sanang i-open lang siya para makapasok po yung aircon kaso maingay.
At ito ang nagtutulak sa atin na talagang kailangan magtulong-tulong para matapos yung building. Kasi doon yung mga bata sila sa ano, sa first floor. Hindi natin maririnig ang ingay. Pero dito talaga wala tayong magawa. Masikip ang school natin. Okay, the most important institution in this world, if you would ask me, is the church. Amen. Sapagkat ang church ang bride ng Panginoong Jesus. Amen. The church is the bride of Christ. The church is the reason why He died on the cross. Amen. Sa Ephesians 5:25, ang sabi doon, Christ loved the church and He gave Himself for it. Yes. And the church is the reason why Christ will be coming again. Now, what is the church? Ano ba ang church? Ano ba ang iglesia? Magkakaiba ang definition. At ibig sabihin niya, depende kung anong grupo tatanungin. But in the Bible, a church is not a building. Right. This is not the church. This is a house of worship. Amen. But this is not the church. Ang word na church ay nanggagaling sa salitang Griego na ekklesia, na ang ibig sabihin, an assembly or called out ones. So when we say church, we are referring to the body or assembly of believers or all those who have placed their faith in Jesus Christ for salvation. Amen. Yan ang church. In the Bible, the church is also called the saints, elect, ears of heaven, ambassadors of Christ, Christians, and others. Yan ang tawag sa Bible pagka tinawag na church. Ang church ay hindi itinatag ng British. Ang church ay hindi itinatag ng Amerikano. Ang church ay hindi itinatag ng Pilipino. Nakagaya ng piniklaim ng iba, ang church ay itinatag ng ating Panginoong Jesus. Amen. He is the founder of the church. At hindi rin itinatag ni John the Baptist. The founder of the church is the Lord Jesus Christ. Amen. Matthew 16:18, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Yan ang sabi sa Bible. Now, since the time of Christ, the church gathered together regularly, first to worship God, to pray, to celebrate the Lord's Supper. Magkakaroon tayo ng Lord's Supper before ng ating anniversary. Amen. To give their tithes and offerings, to sing hymns, to fellowship, to encourage one another. That is the purpose of gathering mula pa noong umpisa. Now, sa umagang ito, let us read the verse that commands Christians from the time of Christ to do it likewise. Nabasa natin kanina, pero emphasize ko lang itong isang verse na ito, binasa ni Brother Al kanina. Sa Hebrews chapter 10, verse 25. This is a popular verse, but sometimes, it is hard for believers to apply it. Right. Tingnan natin. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as you see the day approaching. Pray po muna tayo. Let us pray. Thank you, Lord. We thank you for giving us good health and strength today. We are here, O God, to worship you, to glorify your name, to thank you for all your blessings to each and every one of us. Oh God, search our hearts, forgive us, cleanse us of any sin that we have done. Make us worthy, O Lord, to be recipient of your blessings and encouragement today. Yes. We pray for our brethren, O Lord, who are experiencing trials and troubles. I pray for grace and mercy. Increase their faith, O God. And I pray for all our activities ahead. Please provide the needs, O Lord, especially our building project. This is your word, O Lord.
We are just instruments for the realization of the ministry that you have entrusted us. Teach us, Lord, to do everything for your glory and honor. And I pray for our visitors this morning, O God, open their hearts and their minds. Bless them, O Lord, that they may know that their only way to heaven is no other than the Lord Jesus Christ, yes, who was crucified in the cross of Calvary. In Jesus' name we pray. Amen. 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 I would like to share the message that entitled, Why We Come to Church Every Sunday. Bakit tayo kailangan narito every Sunday? It's a simple question that I would like to elaborate the context of this verse. Sa book of Hebrews, ito ay isinulat sa grupo ng mga Kristiyano na dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. Verse 32 ng chapter 10. The Apostle Paul, I believe that the Apostle Paul is the writer of the book of Hebrews, although this is debatable sa mga Bible scholars and commentators, but ang context niya, I believe that Apostle Paul is the writer of this. He encouraged them not to forsake their gathering together para i-encourage ang bawat isa na nanlulupay-payo ng hihina. The same command is given for us today. Marami sa mga anak ng Panginoon, hindi natin may pagkaila na sa buhay natin, marami tayong pagsubok na nararanasan sa buhay. Walang exempted dyan. Yung isang kapatiran dyan na pangiti-ngiti lang na nakikita natin na parang matibay, may sariling pinagdadaanan yan. So that is the purpose of the Apostle Paul when he wrote this letter to those believers. We need fellowship and we need to encourage one another. Now, there are Christians na nakakaalam sa verse na ito na kapag ka-Sunday, wala sa tahanan ng bahay, sa bahay ng Panginoon. Uy. Now, I would like to share to you, kami po sa City Legal ng City of Valenzuela ay merong get together next Sunday at sa Sambales gaganapin. Now, what would you expect me to do? Would it be right for me to be in that gathering, enjoying the company of my fellow lawyers and not behind this pulpit preaching the word of God? So, sabi ko sa mga kasamahan ko, if the activity is on Sunday, I'm sorry, I will not be available. Amen. Let us use Sunday as an excuse not to join other activities. Let us not use activities as an excuse not to worship God on Sunday. Right. Medyo natamaan tayo lahat, di ba? Amen. Amen. Which, amen. But that is the word of God. We know the words, but sometimes mahirap natin i-apply. Now, meron isang I would like to share to you the testimony of a believer. He is a U.S. citizen Air Force pilot. Ang pangalan niya ay Howard Rodlitz. During the Vietnam War, na tamaan yung kaniyang jet fighter na pinipiloto at bumagsak siya sa Vietnam, at siya ay nagiging prisoner of war. Noong siya ay nasa US, hindi niya nararamdaman ang halaga ng pagsamba sa Panginoon every Sunday. Hindi niya nararamdaman ang kahalagahan ng magbasa ng Bible, mag-pray, and to fellowship with fellow believers. Pero noong siya ay nasa Vietnam, in a secluded prison cell, at nag-iisa na siya doon, at noong siya ay nirescue ng US government para siya ay ma-release, nag-testimony siya sa isang church at ito ang bahagi ng kanyang testimony. I quote, sabi niya, during periods of enforced reflection, it became so much easier to separate the important from the trivial. For example, in the past, I usually worked or played hard on Sundays and had no time for church. Now, the sights and smells of death were all around me. Kasi nandun na siya sa prison cell, sa prisoner of war.
my hunger for spiritual food soon outdid my hunger for a steak. I wanted to know about the part of me that will never die. To talk about God, Christ and the church. But in this prison, there is no pastor, no Sunday school teacher, no Bible, no hymn book, no community of believers to sustain and guide me. I had completely neglected the spiritual dimension of my life. It took prison to show me how empty life is without God. Right. Minsan, ang mga anak ng Panginoon, nare-realize lang natin ang kahalagahan ng paglapit at pagsamba sa Panginoon kapag kainilagay tayo ng Panginoon sa sitwasyon na wala na tayong pwedeng lapitan. It is sad that there are Christians who realizes their need of God when everything is against them. Now, this morning I would like to give you some points why we need to attend church every Sunday. Number one, because God commanded it. Right? God commanded it. Sa verse 26 na binasa natin, not forsaking. Hindi po yan suggestion ng Panginoon sa iyo at sa akin. Hindi nagsasuggest ang Panginoon. Siya ay nag-uutos. And the Bible says in John chapter 14 verse 15, if ye love me, keep my commandments. Right. And one of his command is for us to not to forsake attending church worship services. Throughout the Bible you will find that God has chosen a place for his people to meet him. Noong ang mga Israelites, chosen people of God, ay nasa daan papunta promised land from Egypt, meron silang place of worship. Ano po yun? Yung tabernacle. If they want to worship God, to make an offering, there is a proper place. Hindi kung saan-saan. Doon sa tabernacle. Noong narating nila ang promised land at itinayo ni King Solomon ang temple, the place of worship is not in their houses. It is not outside. It is in the temple. At ganun din, noong itinayo ng Panginoong Jesus ang church, we have a place of worship. We have the church. Now, have you, na-share ko sa inyo, yung kwento ng isang presidente sa Amerika. Merong tinatawag sa Amerika na one-day president na nabanggit ko na noong nakaraan. Si President Zachary Taylor ay na-elect bilang 12th president of the United States. Yung papalitan niya na presidente na si President James Polk ay nagpaso yung kanyang termino bilang presidente noong March 3, 1849. Pero ito si General Zachary Taylor, ayaw niyang manumpa o ma-inaugurate bilang 12th president. Sapagkat yung araw na yon ay Linggo. Kaya sa isang araw, itong si U.S. Senator David Acheson ay nagiging presidente ng Amerika. Isang araw lang naman. Dahil hindi pwede yung walang presidente kahit isang araw sa isang bansa. Alam niyo po ang sinabi ni President Zachary Taylor when he was interviewed while he refused to be sworn in as 12th President of America. This is what he said, I quote, "Going to church was a higher priority than becoming president of the United States of America." Ganun siya loyal, faithful sa pagsamba sa Panginoon. Imagine this man
who thinks that attending church is more important than becoming president of the most powerful country in the world. It is sad that today, many Christians do not see the importance of attending church. Marami, sa totoo lang sa ngayon, ang pumapasok sa mga simbahan para lang masabi na nagsimba. Wala sa puso yung pagsamba sa Panginoon, at kung ano man mangyari simbahan, may natutunan man o wala, basta lang nakapasok sa simbahan. Pero dito sa church natin, gawin nating objective na every Sunday, we are here to worship God, amen, to thank God, yes, to praise God, and to learn from the Word of God. Amen. Huwag tayong papayag na lalabas tayo dito na wala tayong natutunan. Amen. That is our objective. At kung napapansin ninyo, I do not preach politics here. Marami nang usapan sa media, sa social media tungkol sa politika. This is a place to worship God and to listen to the preaching of God's Word. Amen. Sa Matthew 18:20, ang sabi sa Bible, "For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them." It is, remember, the only gathering where Jesus promised His presence is the gathering of believers. May nabasa ako kay George Washington, first president of America, sabi niya, "If it is Sunday and I am going to attend church, lahat ng appointment cancel and tell them that I have an appointment to the Most High God." Amen. Sana ganyan ang ating mentality bilang mga anak ng Panginoon. Matthew 6:33, very popular verse. "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness." We memorize that verse. But sometimes it is hard for God's children to apply. At minsan tayo lahat guilty dyan. Oh, kaya yan may paalala sa atin. The disciples followed this command in Acts chapter 20 verse 7. "And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow and continue his speech until midnight." Wala pa akong nakita ang Kristiyano na nagsasabi na tumibay, lumakas sa pananampalataya sa Panginoon na hindi nagsisimba. Right. Meron akong nagiging ka-close na client. He is a member of a big church somewhere there in the south. Matagal ng Kristiyano ito. He died 86 years old. At sa latter part ng kanyang buhay, nakakalungkot dahil kung kailan siya tumanda, doon pa lumayo sa Panginoon. Meron isang bagay na dahilan kung bakit ayaw niya na magsimba, nag-isod. At ang masama niya, binalikan niya yung kanyang mga dating bisyo. Alam niyo po, isa doon na binalikan niyang bisyo ay pag-inom ng alak. At hanggang sa na-stroke siya. At noong aking binisita sa ospital, he cannot recognize me anymore. At hanggang sa namatay na lang. Yan ay nakakalungkot sa buhay ng anak ng Panginoon. So believers should attend church because it is commanded by the Lord for our own benefit. Number two, we need to grow spiritually. We attend church sapagkat kailangan nating lumago sa pananampalataya. Sa 1 Peter chapter 2 verse 2, "As newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby." Where do we hear the preaching of God's word regularly? It is in the church. This is the reason why God called pastors and preachers to feed us with the word of God. Sa Ephesians 4:11-12, itong sabi, "And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers," 12, "for the perfecting of the saints." See? "For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ." Sa Jeremiah chapter 3 verse 15, "And I will give you pastors according to mine heart, amen, which shall feed you with knowledge and understanding." Amen. Sa church po yan natutunan, hindi sa barangay. Hindi sa eskwelahan. Sa eskwelahan, mga kabataan, tuturuan kayo na magrebelde sa magulang. Tuturuan kayo na magrebelde sa gobyerno.
Pero sa church, tuturuan kayo na gumalang rumespeto at pagmahal sa magulang. Yan ang kaibahan sa church. Merong isang Kristiyano na matagal na nagsisimba. He claimed to be a believer, claimed to be a Christian, pero dumating sa punto ng kanyang buhay, nagsawa siya. Nagsawa siya sa kasisimba. I don't know if he is really a believer or not. Pero gumawa siya ng sulat at ipinublish sa dyaryo. At ang ginawa naman ng publisher ng dyaryo, ginawang editorial yung kanyang sulat. Ito ang bahagi ng kanyang sulat. I read to you. I've gone to church for 30 years now. So matagal na siya. In that time, I have heard something like 3,000 sermons. But for the life of me, I can't remember a single one of them. Baka nakaupo lang yun, nakikipag-dismissan lang. Ay, wala, natutunan. So, I think I'm wasting my time. And the pastors are wasting their time. So, ang tingin niya, ang pagsamba ay waste of time. At nagiging pinag-uusap-usapan yung kanyang sulat na nakalagay sa editorial. At merong isang Kristiyano na nagpadala din ng sulat. At ginawa din ng publisher ng editorial bilang sa parang bilang pinakasagot doon sa unang sulat. Ito naman ang sinabi ng isang Kristiyano. I quote, I've been married for 30 years now. In that time, my wife has cook some 32,000 meals. But for the life of me, I cannot recall the entire menu for a single one of those meals. But I don't know this. They all nourished me and gave me the strength I needed to do my work. If my wife had not given me these meals, I would be physically dead today. Likewise, if I had not gone to church for nourishment, I would be spiritually dead today. Thank God for the spiritual and physical nourishment. Ganun lang po. Hindi ko kailangan paliwanag, di ba? So one of the reasons why we go to church is spiritual nourishment. Amen. Kailangan tayo magpatatag sa ating pananampalataya. Sa dami ba naman ng problema araw-araw? Sa dami ng tukso na nadadaanan natin araw-araw. Sa dami ng trial sa buhay, we need strength. At yan ay nakukuha natin sa corporate worship, pakikinig sa salita ng Panginoon. Amen. Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Right. It is not by attending your company with barkadas or kung saan-saan. Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Teaching and admonishing one another in songs and hymns. Kaya kung nagkakantahan tayo dito ng hymns, hymnals, spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. At yung mga umaawit dito, salamat sa mga awitin ninyo na nagbibigay sa atin ng encouragement. In due time, kapag ka naroon tayo sa ating building at ipagkaloob ng Panginoon, magkakaroon tayo ng Sunday school. Magkakaroon tayo ng evening services. Magkakaroon tayo ng regular young people services. At doon, meron tayong basketball court. Alam mga young people, after ng program ninyo, pwede kayong mag-sport fest doon. Wala nang limit. Pero dito sa atin, ha, kung kailangan nyo sport fest, sabihin nyo lang sa akin. Ako ang abogad dito, ha? Tawagan ko lang, i-reserve mo yan. Tapos na nakausap ko na, sabi niya, attorney, tawag ka lang. Kaya di ba, nung nag-sport fest kayo nung Sunday, yes. O siningil ba kayo? Siningil kayo? Ilaw lang. Siningil kayo sa ilaw? Nung nag-extend kayo? Nag-extend. Alas 7 na, lumapas na. So, kahit anong face dyan, pwede natin kakausapin. In due time, meron tayong fellowship for men, ladies fellowship. Mamaya, may ladies fellowship mamaya. Pero doon sa Nova Hills, meron tayong mga talents fellowship. At God designed a home sa bahay in order for a man to grow properly and be protected from danger in the same manner that God
establish the church for the nourishment and protection of his children. Kailangan po natin. Many Christians are ignorant of the teaching of the Bible because they don't attend church. Paano ka matututo ng salita ng Panginoon kung hindi ka naman nag-attend ng pananambahan? May mga Kristiyano na madali ma-offend, madali bumigay sa pagsubok sa buhay kasi mahina sa pananampalataya. So we need to attend church regularly para tayo ay tumibay sa pananampalataya. Number three, we need to encourage one another. That is one reason why we are here. Alam niyo po ba mga kapatid, na sa atin dito, yung presensya mo lang ay napakalaking encouragement sa iba. Sa tingin niyo, ano nagawa ko doon? Pero merong ako, merong kayong mga kapatid, kapag kami nawawala dyan, napapansin ko yan, medyo nagtatanong ako sa sarili ko eh. Ay, hindi, nagtatwala. May mga kapatid, kapag ka makita mo lang, talagang encouragement. At here we can share encouragement doon sa verse 26 na nabasa natin, my part dyan, exhorting. Tingnan dyan, verse 25. Exhorting one another. Nakalagay dyan. Exhorting one another. Every Sunday, nawala tayo, magtataka yung mga kapatiran natin. Merong isang 100 years old na lolo na matagal ng membro sa isang church. At nag-birthday siya para sa kanyang 100th birthday. Inipon yung lahat ng kanyang mga anak at mga kaapu-apuhan. 100 all in all. At doon sa states kung saan tinawag yung mga anak at mga apo, tinanong yung lolo na 100 years old ng kanyang apo, ito ang tanong, great grandpa, we all know that you can barely hear and you cannot see. So tell us, why do you still go to church every Sunday? Na hindi mo naman nauunawaan ang preaching, hindi mo naman narinig kasi bingi ka. At hindi mo naman nakikita yung mga tao kasi malabo ng paningin mo dahil sa edad. Pero yung lolo sumagot at ito ang kanyang sagot. Because I love Jesus with all my heart, He commanded me to be here and I just want to show everybody else whose side I'm on. Tignan yung mga lola dyan na mga kasama natin. Nakaka-encourage siya na sa ganyang edad. Narito sila. So your mere presence is a blessing to everybody. We come to church to encourage one another and to be an encouragement to others. Kaya ang sabi ni King David sa Psalms chapter 1, 2 to verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Attending church is for our personal benefit. Ito merong ginawa na research, ang science. Kung ano ang benefit ng pagiging matapat sa pagsamba sa Panginoon. Ito ay nailathala sa Time Magazine. Cover story na Time Magazine na ang pizza ay June 24, 1996. Proven ito ng science na ilagay sa Time Magazine. Number one, heart surgery patients who draw comfort from their religious faith have a significantly higher survival rate than those who do not. Yung mga may sakit sa puso daw, mas malaki ang tsansa na mag-survive yung mga tao na may pananampalataya sa Panginoon, yung mga nagsisimba, kaysa doon sa hindi. Number two, the blood pressure of people who attend church is 5 times lower than those who do not. Kaya kung mataas ang BP ninyo, magsimba kayo. Hey! Amen! Kasi, amen, tatay Leo. Iba kasi yung ipinagkatiwala, bakit ba tumataas ang dugo ng tao? Di ba stress? Stress yan eh, kung ano-ano naiisip natin. Pero kung nasa Panginoon tayo, nasa simbahan, at pinagkatiwala natin sa Panginoon lahat, napabawasan yung stress natin. That is proven by science. Number three, people with religious faith who attend church regularly experience less depression than non-religious people, while suicide is 4 times higher
among non-churchgoers. Tignan ninyo yung mga nagpapakamatali. Karamihan dyan, wala pa akong narinig na Kristiyano na anak ng Panginoon nagpakamatay. Ah, narinig na ba kayo? May mga exception siguro, pero wala pa akong narinig eh. Noong, alam nyo, pandemic, last year, noong pag-umpisa noong lockdown natin, dyan sa likod, meron nag-pigtig dyan. Parami tayo na babalitaan na papakamatay because of depression. Pero ang kabutihan yan sa church, yung mga tao na ng churchers, ang findings nila ay mas mababa ang chance ng mga nag-attend ng church ay ma-depress at nag-suicide. So we need to attend church regularly for our own encouragement, upliftment, and for our own benefit. Amen. Okay, number four, we need to use our talents for the glory of God. Hey. Why we are here? To use our talents. Sa Romans chapter 12, verse 6 to 8. Ang sabi niyan, having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. 7. Or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. So na lahat ng ministries, di ba, nandiyan? Giving, ministering, teaching, he that ruleth, leadership, with diligence, he that showeth mercy, with cheerfulness, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, na ulit na yan. So, it is in the church where we can exercise the gifts and talents that God has given us. Kaya nandiyan yung mga kapatiran natin na nagpapagamit sa Panginoon. Lahat tayo merong ability, may talent na ipinagkaloob ng Panginoon. Singing in the choir, tignan nyo, dumadami ang choir natin. At madadagdagan pa yan, yung mga ushering. Pagka nandun tayo sa bagong building, may mga nakaposti dyan na talagang regular na mag-usher. Meron dyan mga ano tayo, parang mga PSG tayo. Oo, oh, meron tayo dyan, naka-idea na naka-barong na naka... Paano PSG gawin natin? Barong na one, nag-groom sa nabas. Gagalong-garong. Nato siguro ang hindi ko. Kasi papunta sa parking, di ba? Oo, oh, meron. Totoo, meron tayo niya. I-organize natin ng maayos. Maraming ministry sa pagluluto, sa pagsusundo ng mga dapat sunduin, marami tayong ministries na. Sa church na gagawa yan, kung naroon lang tayo sa bahay, hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. Ang ganun. So 1 Peter 4:10, as every man hath received the gift, given so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. It is impossible for a person to claim that he loved the church without loving his church. Sapagkat ang Panginoon Jesus ay namatay para sa church. So one way of proving that we really love the Lord is by faithfully attending church and by using our God-given talents and gifts for His glory and honor. Kaya mga kapatid, paalala, lahat ng ginagawa natin dito ay ginagawa natin para sa kapurihan ng Panginoon. Huwag natin isipin na ang ginagawa natin para tayo makilala, para tayo ma-recognize. Kasi kung minsan, pagkagarang objective natin, pag hindi tayo nakilala, eh ma-open tayo. Ilagay natin lahat ginagawa natin para sa Panginoon. And number four, we need to use, number five na, we need to listen to the preaching of God's word. Ito yung nababanggit ko kanina. Sa Romans 10:14, how then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe on Him in Him on whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So, the church is the place where God's word is preached regularly. Amen. It is only in the church where we learn salvation, where we listen to the preaching of God's word about Christian living, about respect to parents, about trusting God in times of troubles. Sa 1 Timothy chapter 3, verse 15,
But if I tarry long that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. So it is in the church where we are taught and reminded regularly how to live a holy life. Ang sabi ni Spurgeon, he said one time, I quote, if your religion has not changed you, then change your religion. Sapagkat ang anak ng Panginoon na nagsasabi na binago ng Panginoon, eh nakikitaan ng pagbabago. If your religion has not changed you, then change your religion. It has been proven that people who attend church to listen to the preaching of the Bible become better citizens. Nagkaroon ng pag-aaral sa US, pinagkumpara nila ang buhay ng dalawang kilalang tao. At itong dalawang tao na ito ay si Max Jobs, isang atheist, at si Jonathan Edwards, isang abogado na preacher. Pinag-aralan nila kung ano ang nangyari sa kanilang mga anak at mga kapwa-puhan. Isang atheist, hindi naniniwala sa Diyos, hindi sumasamba sa Panginoon every Sunday, at isa namang preacher na masugid na naglilingkod sa Panginoon na si Jonathan Edwards. Pinag-aralan nila, okay, una, si Max Jobs. Si Max Jobs ay nakatira sa New York at wala siyang pakialam sa Christianity. He's an atheist. Pinag-aralan nila ang 1,026 na descendants, kung mga anak, mga kapwa-puhan ni Max Jobs. Ito ang napatunayan at natuklasan. 300 sa kanyang mga anak, mga apo, ay namatay prematurely dahilan sa iba-ibang anong dahilan? 300. Pito sa kanyang mga apo ay convicted ng murder. 60 sa kanyang mga apo ay convicted ng theft o pagnanakaw. 50 sa kanyang mga apo ay naging prostitutes. 130 ay convicted ng iba-ibang klaseng krimen. 230 sa kanyang mga apo ay nagiging palaboy. 100 sa kanyang mga apo ay nagiging nasinggo. Yan ang descendants o mga anak, mga apo ng isang tao na hindi naniniwala sa Diyos at hindi sumasamba every Sunday. In the same manner, pinag-aralan naman nila ang 720 na mga anak at mga apo ni Jonathan Edwards. Si Jonathan Edwards, siya yung nag-preach ng message na sinners in the hands of an angry God. I-google ninyo, sa yung mga marunong, pag-aralan ninyo yung message na sinners in the hands of an angry God. At ito ang natuklasan, nakatotohanan sa buhay ni Jonathan Edwards at sa kanyang mga anak at mga apo. Isa sa kanyang apo ay nagiging US Vice President. Number 3, siya ang Vice President ni then President Thomas Jefferson. Ang pangalan ay si Aaron Burr. Tatlo sa kanyang mga apo ay nagiging US Senators. Tatlo sa kanyang mga apo ay nagiging US Governors. Tatlo ay nagiging Mayors. 13 ay nagiging college presidents. 30 ay nagiging juez o judges. 65 ay nagiging college professors. 100 sa kanyang mga apo ay nagiging mga abogado. 300 ay nagiging mga preachers. Wow. Yan ang pagkakaiba. Sa mga bata na lumaki sa church at mga bata na hindi pinakilala ang Diyos. Ako, natutuwa ako kay Brother Al, sa totoo lang. Noong nakilala ko to, pinakilala niya mga anak niya, mga professional. Pero kung si Brother Al ay yan, lumaki na wala sa simbahan at naging atheist, hindi naniniwala. So iwan ko kung yung mga anak mo naging professional. Ganun po yan. So, yun ang isang katotohanan na mas bentahi, mas lamang ang mga tao na naniniwala sa Diyos at sumasamba sa Diyos.
Diyos at pinalaki ang mga anak na kumikilala at sumasamba sa Diyos. Yan ang katotohanan. Kaya dito sa mga kabataan natin, I have mentioned to you several times that our vision, our design is to help our young people to become professional. Hey. Kahit yung mga magiging seminary graduates natin, sa biyaya ng Panginoon, kung kaya rin lang natin silang tulungan, idiretso natin sila mag-aral sa kolehiyo, sa college. Para pag-alis nila sa atin, kung iiwan man tayo, hindi nila malilimutan na yung church natin nakatulong para iangat ang kanilang estado ng buhay. And we will produce, by the grace of God, professional preachers and pastors. Sapagkat nakita ko ang bentahe kapag ka ang mga pastor or preacher ay mga professionals, medyo makita mo yung respeto ng tao eh. Kapag kayong alam nila na hindi nakatungtong ng kolehiyo, medyo bawas yung tingin ng tao. Although hindi naman yun ang basihan, pero that is our power. So, that is our prayer to our young people. If you want to have a successful family and offspring, make God the center of your family. Makilala natin ang Panginoon sa kanila. Listening to the preaching of God's word makes a believer strong and spiritual. Sapagkat sa church, alam naman natin, nakapaalalahanan lagi ang mga anak natin na sumunod sa Panginoon, respeto sa magulang, magiging maayos na tao. That is the benefit. Now, there was a young man na nagtrabaho sa ibang lugar at nagplano siya na i-surprise yung kanyang girlfriend na malapit na niyang pakasalan. Umuwi siya na hindi niya ipinaalam doon sa kanyang nudya. At pagdating niya ating gabi, paglapit doon sa bahay ng kanyang nudya, nakita niya lighted yung bahay. At paglapit niya doon sa bahay, nakita niya there is music. At nakita niya merong kayakap ng kanyang nubya at ibang lalaki. The man was totally discouraged. Nakapag-ipon siya ng halaga para sa pagpapakahasal. Nakapag-ipon ng sapat na halaga para makabili ng bahay. Pero yung kanyang nubya ay hindi nagiging faithful sa kanya. This is to remind you, church, that church is the bride of Christ. Amen. And Christ loved the church so much that Christ was nailed on the cross of Calvary for the church. Siya ay pumunta sa langit to prepare us a home. Sa John chapter 14 verse 1 and 2, I will go and prepare a place for you. At may pangako siya, He will be coming back again. Amen. He will be coming back again to take us home to heaven. Now pagdating ng Panginoon, ano kaya ang klase na church ang madadatnan niya, na bride ang madadatnan niya? Where will you be when Christ comes? Halimbawa, Linggo. Hindi natin alam kung anong araw, pero halimbawa, Linggo ang pagdating ng Panginoon. Saan kayo tayo masusumpungan ng Panginoon? Ano kaya ang kayakap natin? It would be disappointing for the Lord when He comes na ang kayakap natin ay kamundukan. It would be disappointing for the Lord na kapag siya ay bumalik, He would find us unfaithful brother. This is to remind us, brethren, the command, huwag natin kaliligtaan ang pagsamba. That is a command to each and every one of us for our own benefit bilang mga anak ng Panginoon. Amen. Let us pray. Thank you, Lord, for the message that you have given us this morning. It reminds us, all of us, walang exempted, Panginoon, na kailangan po namin is ipamuhay ang inyong salita at magiging tumibay sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. I pray for these brethren, marami dito, Panginoon, alam ko na nag-uumpisa pa lang sa kanilang journey sa Christian life na kailangan nilang tumibay. I pray, O God, that you give me wisdom to lead them sa tamang pamumuhay ng iyong anak, Panginoon. I pray that you strengthen them and bless them, O Lord, na lahat kami ay magiging tumibay sa paglilingkod sa iyo.
Habang lahat ay nakayuko at nakapikit, mga kapatid, I don't know how the Word of God work in your hearts, but if you have something to pray at nais ilapit dito sa harapan, the altar is open for anybody who wants to come. Lord, teach me to be faithful to you. That is your prayer. Teach me to follow the Word. Tuhuan mo po ako na magiging matapat sa paglilingkod sa iyo. Is that your prayer? Turuan mo po ako na ipamuhay iyong banal na salita. Is that your prayer? Lord, mahina ako sa pananampalataya. Madali ako bumigay sa mga pagsubok sa buhay. Lord, please bigyan mo po ako ng lakas. Is that your prayer? Lord, may mga mahal ako sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo. Please save them, Lord. Is that your prayer? Lord, nangangailangan ako ng financial na pangangailangan para sa aking pamilya, pag-aaral ng aking mga anak, pag-aaral po ng kabataan. Is that your prayer? The altar is open for anybody who wants to come and pray. Ilapit natin sa Panginoon. Let us claim the promises of God. At mga kapatid ko sa Panginoon, huwag mo natin haliligtaan na isama sa ating panalangin ang ating church building project. Ito po ay nakasalalay sa biyay ng Panginoon. At isama natin lagi sa ating panalangin ang ating kapatid na si Brother Victor, na bigyan siya ng Panginoon ng karagdagang lakas at encouragement at blessing, at tayong lahat na maging kabahagi sa project na ito. Let us pray for our church anniversary. Ilang linggo na lamang po. Let us pray for the financial needs of our church anniversary. Ito ay pagiging patagumpay. Let us pray for our baptism mamaya after the service. Let us pray for our brethren. Alam natin na may mga problema, may mga bigatin sa buhay. Let us pray for those brethren who are sick. Meron akong mga kakilala, isang pastor sa Ilocos na inamaan ng cancer sa leeg. Isang pastor's wife sa La Union na nakatiga ngayon sa ospital. Oh God, have mercy to your children. Kami po ay umaasa lamang sa iyong biyaya. So pagkat kung wala ka, Panginoon, at wala kami magagawa, we are helpless, Lord. I pray for this brethren while you're in front. Hindi ko alam kung ano ang kanilang natin sa iyo. Bilang kanilang pastor, kami po ako'y humingi ng habang at amos sa inyo. Pakinggan niyo po ang panlagi na inyo at panagin niyo. Bless them, Lord. Whatever the request, whatever the prayer over, grant their prayers so that peace and good, and let them feel your grace upon them. I pray for all these people who are present this morning, oh God, bless everyone. Pagpalain niyo po ang mga negosyo ng mga kapatid ko dito. Bigyan niyo po sila ng pabor. Bigyan niyo po sila ng blessing. Yung mga kabataan na nag-aaral, ugayin niyo po ang kanilang pang-tuisyo. Ugayin niyo po ang kanilang mara-tuisyo para sila ay magiging anak kaysa sa iyo. Palahin niyo po ang lahat ng mga pamilya at Panginoon na natin. Lahat ng ito ay aming dinadalangin. Pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. I call on Brother Al, please, for our giving. Amen. Are you blessed? Amen. Purihin po ang Panginoon. Magsikayo po tayo lahat para po sa ating pagkakaloob. Tawagin si Brother Dwight. Tayo po sa mga ito manalangin para po sa bigay. Let us pray. Panginoong Diyos, muli po nagpupuri at may papasalamat kami, Panginoon, sa umaga nito. Salamat, Panginoon, sa nakapagp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 ap
at ibinahagi, Panginoon, ang aming mga pastor. Yes. Ang dahilan kung bakit
kami ay nagsimbahan sa araw. Kaya Panginoon, nagramot po kami sa isang pinamalagang parte ng panginubahan ninyo ay pagbigay. Panginoon ay patunay ng inyong pagpapala at oras na pagmamahal sa amin sa buong mundo. O Panginoon, ibigay niyo po ang aming puso dito, Panginoon, sa pagbigay ng Diyos sa halaga, hindi sa ate, hindi sa pagmamahal na ilalaan ng Panginoon. O Panginoon, pagdating ang halagang ito, Panginoon, para sa mga pangalaman sa ating Diyosyo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga tao na rin ito, Panginoon, sa mga kasita namin, sa mga miyembro namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga magiging at ilangin sa mga sa Panginoon Jesus. Amen. Ating po ang awitin, count your blessings sa pag-request ng video. Let me sing! When I'm on my sweet loss, we are tempest falls. When you are discouraged, thinking all is lost. Count your many blessings in them one by one. Amen. Surprise you what the Lord has done. Count your blessings in them one by one. Count your blessings in what God has done. Count your blessings. Our closing song. Thank you, Lord, for saving my soul. Everybody sing. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy grace, salvation. Before the presence of His glory with exceeding joy. That to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever, and all of God's people will say, Amen. God bless everyone. Ingat po sa pag-uwi.